taon na yung pandemya, tapos may ayuda nga kami natatanggap pero kulang, hindi sapat sa bawat pamilya, kaya yung Seb San Rafael Alliance naglunsad, una-unang nilunsad nila is kasi ng bayan. Sunod, itong nag-help worker dito sa komunidad. Tapos itong Tanimang Bayan, nausan itong Tanimang Bayan, hindi lang makapag makikinabang, kundi lahat ng mga tao sa komunidad, ito sa mga kananayan, bali hindi lang mga nanay, hindi po pati mga kabataan, mga minsan may mga kalalakihan din at tumulong sa paghapon ng lupa, abumpan ng lupa, para mabuo namin itong Tanimang Bayan. Tapos, nung nataniman na po namin, nakailang crop na rin kami dito, pang third crop na to. So, bawat area kasi sa amin, meron kaming may magliling, talagang schedule kung sino magliling sa araw na ito. Ganun, minsan, pag-busy kami ng mga kananayan, mga kabataan, mga anak namin, yung inuutosan namin na magliling dito para mainganyo naman sila, hindi lang kami mga kananayan, kundi mga kabataan din, para madala din nila sa paglaki nila na pwede palang magtanim para may kakainin. Ganun. Hindi lang kami mga matatanda. Ngayon, pang fourth na crop na sana namin, magtatanim na sana kami. Kaso lang, kulang na yung lupa dahil sa ulan, di ba? Parang magsak. So, ayusin po muna namin to. Mag-compost muna kami. Bago taniman, kaso, dito kasi sa amin, limitado kasi kami kumuha ng lupa. Kasi pinagkaitan kami ng Ayala and Solair na kumuha ng lupa. Dapat kumuha lang kami ng lupa, okay lang yung timbalang sa isang araw. Hindi po magkasya yun yung lupa na yun. Kaya ang gagawin namin dito, magkukompost muna kami bago namin siya ulit taniman. Tapos, igigit namin sa Solair, sa Ayala, nakukuha talaga kami ng lupa para maayos itong Tanimang Bayan. Para hindi lang naman kasi ito para sa amin. Para sa karamihan po, para sa masa itong ginagawa namin. Tapos yung lupa kasi, no, kaya pinagkakaitan din kami. Kwento ko lang, pinagkaitan kami ng Ayala. Kasi itong side na to, bali ininimulis po kasi ito eh. Gagawin po siya kasing kalsada na tapos diniit po namin yan, alin po ba yung mas importante? Yung kalsada po ba na ang makikinabang lang ay yung mga mayayaman at mga kotse o ang Tanimang Bayan na kung saan ang mga mahihirap at mga tao sa komunidad ang makikinabang sa mga tanim namin. Yun ang big question po eh. Kalsada po ba na mga mayayaman lang ang makikinabang at makasasakyan po? Ano pang importante yan yung bayan? Ganun lang po ba? Kasi parang ang gulo isipin eh. Sa mga mayayaman na importante sa kanila, kikita lang sila. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng mga mahihirap. Ganun po siya. Parang nakakasama ng loob ang ginagawa ng gobyerno sa atin. Kasi kung mayaman, okay lang. Gawin niyo lahat, okay. Ganun. Pero pag ang mga mahihirap, gagawa lang ng garden. Ayun, meron nang pumipigil na mga gwardiya, hindi na pinagpintulutan na gumawa ng ganito, kasi ganito. Ganun po ba talagang talakpa yung kalakaran ng gobyerno? Ang sakit. Ang hirap maging mahirap kasi parang iwalag. Iwalag ka sa ng gobyerno. Pamamalakad ng gobyerno. Kasi yung pamamalakad ng gobyerno talaga para lang talaga sa mga itsapwera lang kami. Kaya kami mga mahihirap, gumagawa kami ng paraan para mabuhay. Gumagawa kami ng paraan para kumbaga pinaglalaban namin yung aming mga karapatan dito sa taniman para lang mabuhay kami. Kasi asahan namin yung gobyerno magay. Talaga kami. Kaya sinasabi ng gobyerno na tamad kami. Hindi kami tamad.